Muli, welcome po sa ating channel. Magkwentuhan po muna tayo. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay bakit tayo naririto sa mundo. Marami pong tao ang naririto sa mundo, ang akala ay dahil nilalang tayo ng Panginoon. Ang iniisip nila ay magparami, magpayaman, at magpasarap sa buhay. Ito pong kwentong ito ay galing kay Lord ayon sa Biblia. Hindi ko po ito katang isip lamang. Naririto po tayo dahil sa laki ng pag-ibig ng Panginoong Diyos sa atin. Sabi nga, God is love. Noong pong unang panahon kasi ay may nangyari sa kalangitan. Mayroon pong lalang ang Panginoon na si San Miguel, ang kanang kamay niya at tala sa umaga. Siya po ay isang prinsipe. Naglalang din po ang Panginoon Diyos ng isang babae. At ang sabi niya kay San Miguel, igagalang mo itong babaeng ito. Si San Miguel po ay nag-isip dahil bakit ko igagalang itong babaeng ito samantalang ako ang kanang kamay at tala sa umaga. Ang ginawa po ni San Miguel ay ninakaw ang korona noong babae. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, isauli mo yung koronang yan. Ngayon po, lumakad po si San Miguel na nakatungo at ibinalik ang korona ng babae nang hindi naramdaman ng babae na sinoli ang kanyang korona. Dahil sa taas po ng kapangyarihan ni o power ni San Miguel, naglalang po siya ng sarili ng mga espiritu at tayo pong mga espiritu na lalang ni Lord ay hinikayat niyang lumaban kay Lord. Ang sabi niya, wala na tayong kalayaan, lumaban tayo sa Panginoon. Ngayon po nagkaroon ng digmaan sa kalangitan, nagdilim, at ibinulusok tayo ni Lord dito sa mundo. Ganyan po ang nangyari. Ngayon po sa laki ng Panginoon, ng laki ng pag-ibig ni Lord, ay nilalang niya tayong muli upang makabalik loob sa kanya. Ngayon po, parang hindi po ganun ang nangyayari dahil ang pinagkakaabalahan po ng mga tao ay pagpapayaman, pagpaparami, pagpapasarap ng buhay. Hindi po nila iniisip kung ano ang mangyayari kapag tayo'y namayapa na. Ang sabi nga po ni Lord, wala tayong madadala kapag tayo'y namayapa, ni ang damit natin sa pamamayapa ay wala tayong madadala. Ang summary life po natin ay kapag tayo'y pinanganak, lumaki, nag-aral, naghanap buhay, nag-asawa, nagkaapo at namayapa o namatay. Ang buhay po ng tao ay parang halaman. Nabubuhay, namumunga at nalalanta hanggang sa namamatay. Ganyan po ang buhay natin dito sa mundo. Kaya ang Panginoon po ay naghasik ng salot sa atin ngayon dahil parang yung purpose po niya na makabalik tayo ay hindi siyang nangyayari. Dahil ang mga tao po maraming pinagkakaabalahan. Lalo na po ang gadget. Isa na po ako dyan. Hindi ko po dinideny na halos laging hawak po ang gadget. Pero sinisingit ko po ang pananalangin dahil ang pananalangin po ay isang one way para
pakikipag-usap natin kay Lord. Kaya kung tayo po ay hindi magbabalik loob, ang mangyayari po sa atin ay baka abutin po natin yung nakasulat sa Biblia na marami pa sa baybay dagat ang taong mapapahama. Dahil kapag hindi po tayo sumunod sa kanyang utos, ay ganyan po mangyayari natin sa atin. At ang impyerno daw po ay ginagatungan araw-gabi, araw-gabi. Kapag daw po napaso tayo sa daliri, nagtalsikan tayo ng mantika, ay dinaramdam na natin yun. Paano pa po kapag buong katawan natin ang nasa langis at asupre na pinakukupi, na ginagatungan araw-araw. Yan po ang kahihinatnan natin kapag hindi tayo sumunod kay Lord. At alam niyo po ang tao ngayon, iniisip na lang po natin ang pang-araw-araw nating pagkain. Sabi po ni Lord ay ang ibon nga pinakakain niya, ang tao pa kaya? Eh mas mahal niya ang tao kaysa sa ibon. Pero lalakipan din po natin ng pagtatrabaho. Dahil hindi po pwedeng nakahiga lang tayo, hindi darating ang biyaya sa atin kapag tayo'y patamad-tamad. At kung tayo po ay laging lumalapit sa kanya, marami pong biyaya ang ibibigay niya. Isa po ay ang kalusugan. Hindi po tayo niya pagkakasakitin dahil isa pong kayamanan ang kalusugan. Health is wealth, sabi nga, di po ba? Kapag po tayo mayaman at marami tayong pera, may sakit din, may sakit naman tayo, yung pera po natin mapupunta lang sa pambili ng gamot, pampa-ospital. So baliwala din po ang pera natin, at ang importante po ay may wala tayong dinaramdam. Dahil po natin ang mayaman kapag tayo'y malusog. So yan lang po ang aking maisishare sa inyo, at sana po magbasa tayo ng Biblia. Unti-unti po nating isingit ang pagbabasa, dahil yan po ang makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At isa pa po, ang sabi nila ay ang tao kapag namatay ay parang aso na. Hindi po totoo yan. Ang tao po, kapag namatay, mayroon tayong espiritu. Kaya naniniwala po ba kayong may mga multo? Multo po ang tawag natin dyan. Yan po ang spirit ng mga tao na hindi nakaakyat, hindi nakapunta kay Lord, hindi nakarating kay Lord. Naglipa na sila dito sa mundo. Yung iba, namumurwisyo. Nagpapakita, pumapasok sa tao, ginagalit ang tao. Kaya po, kung meron kayong mapapanood na isang taong gumawa ng karumalduman, ang sabi po niya ay hindi ko alam yun, nangyaring yun. Lalo na po yung mga gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot. Pag mahina mo na po ang pag-iisip niyan, diyan na po pumapasok yung mga masasamang espiritu na nagpapaisip ng masama sa tao. Nakalimutan ko po palang sabihin sa inyo, yung San Miguel po ay nung nagkasala po siya, ang pangalan na po niya ngayon ay si Lucifer. Alam na po ninyo yun, si Lucifer. Satanas po. Baliktarin po ninyo ang Satanas. Satanas pa rin. Kaya
Sana po may natutuhan kayong konting kaalaman sa akin. At muli, maraming salamat po. Please subscribe, ring the bell, at pakishare na rin po ang ating channel. Salamat po.